Alright guys, welcome back sa ating channel na Tambay Ako. Gusto ko lang ipaliwanag kung paano kumikita ang Apower, no, dito sa kanilang negosyo. Bakit nasusustain nila yung kanilang company? E, ang daming tanong, paano sila kumikita? Sabihin natin, yung 50,000 mo ay kikita ng 135,000 in one month. Parang ang laki-laki daw po ng returns. So, try po nating i-compute o try po nating mag-compute, no? Kung paano sila kumikita at bakit nasusustain ang kanilang program at bakit marami pa rin kumikita. Despite sa mga nagsasabi na scam, hindi raw magtatagal, no? Gusto ko lang ibigay po na ang aking view kung bakit hanggang ngayon ay paying pa rin po si Apower. So let's say for instance dito po sa 500. Anyway po, bago po tayo mag proceed, no, sa mga baguhan po na sumasali sa Apower na nag-claim po ng free 500, yung free 500 po ay 1 month lang po yon. Automatic po yun na mag-stop earning pag natapos niya yung 1 month. So, i-compute natin. So, yung 1 month is 30 days times 24 hours. So, pag natapos po yung 720 hours, automatic po mag-stop earning yung 500 na free po na puhunan ninyo, no? At kukunin yan ni company. Ang matitira lang po dyan is yung profit. So, ang profit po nyan, tingnan natin dito, is 375. Ang ating minimum withdrawal is 500 pesos. So, kung hindi kayo mag-recharge para mapuno nyo po yung 500 na minimum withdrawal, pwede kayong mag-invite, no? Lalo ngayon, may promo tayo na 25 pesos per invite, valid, ha? Valid invite. At saka meron din po tayong 1 peso login a day. So, kung naglalagin kayo a day, meron kayong 1 peso na matatanggap. Yun po yung karagdagan, no, sa kita. Para mabuo nyo po yung 500 para makawithdraw kayo. Ganun lang po yun. Saka kung kayo po ay nag-recharge ng 500, halimbawa, nag-stop na po yung ano nyo, earnings ninyo, tapos nag-recharge kayo ngayong araw, tapos withdraw nyo agad, huwag po ganun. Tapusin nyo po yung period time niya na 3 days bago kayo mag-withdraw. Kasi po, baka maban po kayo gaya ng iba. Kasi marami na pong naban, no? So, yun lang po yung sa free 500, ha? Dapat po maintindihan natin yon. So, punta tayo dito. Bakit, paano ba kumikita si Apower? So, dito sa free sa 500 po, kung kayo nag-recharge sa 500, may isang power bank po yan, no? So, ano ba yung nandyan? Ang purchase limit dito is 10 per person. Diba? Mga location niyan is hotels. Meron siyang input voltage na 5 volts at ang power niya is 18.5 WH, no? So ganito po siya kumikita. So ang bayad po sa per hour ng power bank ayan pag nag-charge po kayo. Halimbawa nandiyan kayo sa hotel, 20 pesos per hour po 'yan ang charging. So kung 20 pesos per hour, kung nag-invest kayo ng 500 pesos, nakabili kayo ng power bank na ipinahiram nyo kay Apower, ang ibibigay sa inyo ni Apower na daily earnings is 1250, no? So, 1250 lang po yung ibibigay sa inyo. I-compute natin. Kung 20 pesos per hour, ilan po yung oras sa isang araw? So, 20 times 24. So, 480 pesos po ang kita ni Apower in one day. Ang ibibigay nyo na lang niya sa inyo is 1250, no? So meron pa siyang kita na 467.5, 'di ba? Malaki po ba ang kinikita ni Apower sa atin?
o mas malaki ang kinikita natin sa kanila. Ah, diba? Ganun po siya kumikita. Let's say sabihin natin 10 pesos. Malaki-laki pa rin, no? 10 pesos ang charge niya sa bawat oras. 240 pesos pa rin yun. In one day. In 24 hours. Eh, ang bibigay lang sa atin is 1250, no? Per day. So, malaki-laki talaga ang kita niya. Tapos, pag nag-withdraw ka, meron pa yan transaction fee na 10%. Alright? So, let's proceed. Pupunta tayo dito sa medyo malaki-laki. Baka sabihin nyo, baka sa 500 lang yan. Punta tayo sa 10,000. So, para makita natin yung difference. O, dito sa 10,000, no? Ang monthly earnings mo dito is 22,500. Ang daily earnings nito ay 750. Okay, medyo malaki ha, parang ganun. Kung mag-base tayo dun sa 480, lugi na si Apower. Ang iniisip natin, lugi. Pero hindi eh. Ilan bang power bank yung mabili ng 10,000? Diba? 16 power banks yan. Alright? So, ang pag nag-purchase po kayo sa 10,000 na 50 days ang period time, no limit po yan kahit ilan po yung bibilhin ninyo. Pindutin nyo lang yung buy, tapos may quantity dyan, pindutin lang yung plus sign para makabili kayo ng kung ilan yung gusto nyong bibilhin na 10,000 package. Ganun lang po yun. So yan, let's try to compute guys, no? Mga katambay, ang daily earnings ng 10,000 for 50 days is 750. Kung bubunin natin ang 50 days, ang kita niyan is 37,500. Kasi multiply nyo lang po yung 750 times 50 days, that is 37,500. Pag nag-withdraw po kayo, kaltas po yung, i-plus po natin yan muna, yung ni-recharge natin, kasi lahat yan mawi-withdraw natin eh, 10,000. So, 47,500 after 50 days pag nag-stop earning kayo. Meron siyang 10%, no? 10%. Yan po yung mababawas. 4,750, no? Ang magiging net natin is 42,750 lang. Okay? So, paano naman kikita si Apower dito? Bakit ang laki ng bigay? Alright. So, sabihin natin 20 pesos per hour ang charge nila dun sa power bank na yan. 20 pesos times 24, that is 480, diba? 480 a day. So, kung titingnan mo sa daily earnings ng pera mo, 750, lugi na siya power. Pero, ilan bang power bank yung binili ng 10,000 mo? 16, no? So, 480 times 16, meron siyang kita na 7,680 in 24 hours. Magkano lang bigay sa'yo per day? 750. So, meron pang natitira kay Apower na 6,930 every day. So, sa tingin nyo guys, hindi ba kumikita si Apower sa atin? Kaya ba niyang isustain yung program niya na ganito? Diba? Ang laki ng matitira sa kanya, tapos meron pang transaction fee na 10% pag nag-withdraw tayo. So, ganun po yung computation dyan. Kung paano sila kumikita sa atin. Tapos, yung binili natin na power bank, na 16 na power bank sa 10,000 natin, after 50 days period time, na in-stop earning natin yan, kasi may magpapakita dyan sa ating asset tab, stop earning, di ba? Pag in-stop earning natin yan, hindi po natin makukuha yung physical na power bank. Maiiwan po sa kanila, di ba? May iwan po sa kanila yung power bank na yan. So, binayaran lang tayo, parang nirentahan lang tayo ng Apower doon sa binili nating 16 na power banks. So, after na nag-stop earning po tayo, may iwan na po sa kanila yung power bank. Lifetime na po yan na sila ay kumikita dyan. So, ganun po sila kumikita. So, i-compute natin yan, 6,930 in 50 days. Kanong kita nila? 346,500. Ang ibibigay lang sa atin is
O, compute natin, 37,500 lang. Ayan, meron pa yung matitira sa kanila na 309,000 in 50 days. Tapos meron pa silang 10% doon sa 37,500, di ba? So, ganun po sila kumikita. Bakit hanggang ngayon ay buhay pa si Apower? So, dapat yun po yung maintindihan natin. Yan, 10,000, no? Sa 10,000 tayo. Punta tayo sa 50,000 para makita natin kung kumikita ba talaga sila. Yan, sa 50,000. So, ganun lang po yung computation. So, dito naman sa 50,000 na investment mo, ang kita mo dyan is 4-5 daily. So, computing natin ha, 20 pesos lang per hour yung charging times 24 hours. So, 480 a day lang sila. 480 a day siya kumikita. Pero ilang power banks ba yan? 32 times 32. So, in one day, kumikita si Apower ng 15,360 sa 32 na power banks. So, magkano lang ibinigay sa atin? 4-5. So, meron pa silang 10,860 na naiwan sa kanila. Diba? Ganun po sila kumikita. Okay. Pintayin natin, magkano ba lahat ang kikitahin ng 50,000 ko in 50 days? So, 4-5, ganyan lang po, 4-5 times 50 days, 225,000. Pero kung monthly mo siya kukunin is 135,000. So, yung 50,000 mo, kumita ng 225,000 in 50 days. Mababayaran kaya niya power? Okay, computing natin. So, 20 pesos times 24 a day is 480 times 32 na power banks, 15,360, no? Multiply din natin sa period time niya na 50 days, times 50. So, ang laki, no? O, 768,000 ang kikitahin niya power in 50 days. Ang ibibigay lang sa atin is 225,000. So, minus natin yung ibibigay sa atin na power na bilang rent ng ating biniling 32 na power banks. So, may matitira pa sa kanila na 543,000 in 50 days. Kumikita ba si Apower o hindi? Di ba guys? Naintindihan natin yung computation natin. Ang laki, no? Tapos doon, sa 50,000 mo, di ba kumita ka na ng 225,000? So, computing natin. 225,000. I-plus mo ngayon yung 50,000 mo kasi makakredit yan. Mawi-withdraw din natin yan. 275,000. Babawasan pa tayo ng 10%. O, 27,500 ang mababawas dyan sa 275,000. So, ang mapupunta lang sa atin, ang mawi-withdraw lang natin na total na net is 247,500. So, yung 27,500, may dagdag pa dun sa 543,000, nakita nila. So, ganun po kumikita si Apower kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa at paying pa rin ang kanyang programa. Siguro, ang daming nagtatanong, paano kumikita si Apower? Diba? Kaya bakit ang laki-laki ng bigay? Hindi natin alam. Mas malaki pa pala ang return sa kanila. Tapos, yung 32 na power banks mo yan na physical, hindi mo na yan makukuha pag nag-stop earning ka na kasi nag-rent na sila sa'yo ng 225,000 in 50 days. Sa kanila na yan. Lifetime na yan sa kanila. Kikita at kikita na yan. Pag mag-renew ka na naman, bibili ka na naman, bibili na naman sila ng another 32 power banks, ganun na naman yan. Kikita na naman sila. Hindi mo na naman ulit makukuha yung physical na power bank na yan. May iiwan sa kanila kasi nag-rent na sila sa'yo ng 225,000 in 50 days. Ganun po umiikot yung sistema ni Apower kung bakit sila kumikita at pati yung mga investors ay kumikita. So, ganun lang po siya. Papunta tayo sa pinakamalaki. Doon sa 1 million. Ayan. Mababayaran kaya ni Apower Bank? Ay, ni Apower yan? Yung 1 million. Tapos, ang monthly earnings niya is 3.6 million. Ang daily earnings niya is 120,000. Ayan o. Mababayaran kaya niya kasi nakalagay dito power bank wala. So ibig sabihin yan, isa siya sa nagmamay-ari ng company, no? Business corporation na yan.
pag nag-invest po kayo ng 1 million. Kasali ka na po doon sa kita nila doon sa mga nag-invest. Kayo na po yung bahalang mag-compute sa inyong dividend. Kaya ang purchase limit lang po nito is isa lang, no? Pag-invest ka in one time lang, isa lang, isang katao lang. So, ganun po siya. So, tingnan din natin tong 500,000. Kaya bayaran niyan, 1.5 million ang kikitain niya. In one month, ang period time niya is 45 days. Okay, let's compute. 50,000 ang monthly earnings. So, 20 times 24 is 480, no? Times 3,000 na power banks. Oh. Unlucky, no? Doon pa lang, sa first day niya is kumita na siya ng 1.4 million, guys. No? Ang bigay lang niya sa'yo is 50,000. Halos kinita niya yung bibigay niya sa yung one monthly earnings na 1.5 million. Magkano ba ang kikitahin ng 500,000 mo in 45 days? So, compute natin. 5,000 for pesos, 50,000 for pesos times 45 days. Kikita ng 2,250,180 pesos yung 500,000 mo in 45 days. So, kaya niya kayang bayaran yan? O, computein natin. 20 pesos times 24 per day is 480 per day times 3,000 na power bank, 1.4 million times 45 days. So, 64.8 million po yung kitain niya in 45 days. O, let's say, hindi lahat mag-materialize na araw-araw may nagcha-charge. Sabihin natin, 50% lang. O, 32 million pa rin po yung ikitain niya. So, ganun po siya nakakasustain sa kanyang programa ni Apower. Kung bakit siya hanggang ngayon ay buhay pa. So, sa mga hindi po nakakaintindi, guys, kung paano kumikita yan po, panoorin po niyo yung video na ito hanggang sa matapos po. No? Tapusin niyo po yung video. Ganyan lang po mag-compute kung paano kumikita si Apower. Saka kung paano po kumikita yung pera ninyo. Kasi meron dito, halimbawa dito sa 10,000, paano po kikita, yun din sa 10,000 lang muna, paano po kikita yung pera namin na 10,000, eh nakalagay dito ang monthly earnings is 21,000. Ang alam nyo po is kita lang ng pera nyo na 10,000 is 21,000, hindi po. Doon po kayo sa daily earnings, 700.08. Times po yung 100 days kung 100 days po yung napili yung period time. So, ang kikitahin ng 10,000 nyo is 70,008 pesos. Pero ang nakalagay lang dyan is 21,002 pesos and 40 centavos. Kasi monthly yan. E yung 100 days, 3 months and 10 days po yan. So, ang laki ng perang kikitahin ng 10,000 mo in 100 days. So, yan lang po ang babayaran sa inyo na power. Pero magkano ba ang kita niya sa inyo? 480 times 16. 7,680 times 100 days. 768,000 po. No? 768,000 ang kikitahin yan. Tapos, ang babayaran lang sa iyo is 70,000. O, di ang laki pa rin ang kinita niya, 698,000. Sabihin natin, kalahati lang nag-charge. Divided by 2 natin, 349,000 pa rin. Kumikita ba si Apower o hindi? So, yun lang po. Ganun lang po tayo mag-compute. Hindi kasi natin alam yung programa niya, hindi natin kinocompute kung paano siya kumikita. Sabihin natin, naku, scam yan. Paano ang laki-laki ng bigay? Kasi nga, hindi natin alam yung kanyang programa kung paano siya kumikita. Pero kung alamin po natin, ha, ang laki pala ng kinikita ng Apower sa atin. Diba? Tapos hindi pa ibinabalik yung, binibigay sa atin yung physical na power bank kasi maiiwan sa kanila yan. Pagkatapos na nag-stop earning tayo, maiiwan sa kanila yan, kikita na yan. Lifetime hanggat hindi pa nasisira yung power bank na yan.
So, ganun lang po siya guys, ipinapaliwanag kung paano kumita si Power Bank at kung paano kumikita din ang mga investor na katulad ko. So, ito po ay hindi po financial advice ha sa mga gustong sumubok, no? Pinakita ko lang po kung paano kikita siya Power, no? So, sa mga gustong sumubok, nakalagay lang po sa description ng video na ito ang aking registration link at invitation code kung gusto niyo pong sumubok. Wala pong sa pilitan. Pero sinasabi ko na nga po, kumikita na po kami dito at kumikita na po ko dito. Kayo na po bahalang magdesisyon kung kayo po ay risk taker at gustong sumubok at kumita rin gaya namin, well and good. Pero wala pong sa pilitan, invest your money that you can afford to lose pa rin tayo. Yan po ang lagi kong disclaimer. Ayan, maraming salamat po sa mga nanood ng aking video na ito. Sana ay naintindihan nyo at kung meron pa kayong hindi naintindihan, libre po kayong mag-iwan ng comment dyan sa comment section below this video. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at huwag nyo pong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong videos na i-upload with regards to Apower at iba pang kitaan online na pwede nating pagkakitaan araw-araw. Ayan, maraming salamat po. God bless and happy earnings.